Magsitayo po tayong lahat at dasalin po natin ang Regina Celi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong tagalayin, Aleluya. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, Aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamta naming ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Jesus ay muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Inihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makababangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin.
pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos,
Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang batong natakwil nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, nang amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria? Anong iyong nakita? Punta
katod ni Kristong nabuhay. Liwanag niya at kaniningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa kaniya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad at naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Sa ating pagdiriwang ho ng ating misa sa araw na ito, sa kapistahan po ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ho ay unang-una napupuno ho ng kagalakan. Kagalakan ang dulot ho sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya tignan mo ho ang katabi mo. Tignan mo nga kung masaya siya o pumupungay-pungay na. Tayo bilang Kristiyano,
bilang mga tao, sabi nga ho ni San Juan Pablo ay, we are Easter people. At ang awit natin ay Alleluia. Kaya ho, sana tayo mga Kristiyano ay kaya nating maging masaya. Bakit? Sino ba ang source ng kagalakan natin? Si Jesus na muling nabuhay. Kung nilalagay mo ang iyong kaligayahan o kasayahan sa ibang bagay, ay wala. Lumilipas lang ang kagalakan para sa iyo. Kasi nilalagay mo ang kagalakan mo sa bagay na lumilipas din. Kung nilalagay mo ang kagalakan mo sa material na bagay, masaya ka pag may natatanggap ka, pag may regalo ka, pag may bago kang gamit. Masaya ka. Pero pagkatapos nun, pagkatapos ng ilang araw, wala na naman. Pero kung kay Jesus natin inilalagay ang ating kagalakan, walang makakakuha sa atin yan. Kahit anuman ang ating naranasan, sa hirap man, may pagsubok man, kaya nating umiti. Bakit? Kasi si Jesus ang kagalakan natin. At bilang mga Kristiyano, sana dala-dala natin ito kahit saan tayo nagpupunta. Naalala ko, sumulat po ang ating Santo Papa, si Papa Francisco. Nasabi niya, bakit daw ang mga Kristiyano ay mukhang laging galing sa burol, nakasimangot at malungkot. Eh sabi niya, hindi ba buhay si Jesus para sa atin? At ito man lang ay malaking dahilan na tayo'y maging masaya at nakangiti. Tayo ay nagagalak sapagkat si Jesus ay nabuhay. Kaya ho, sana ay namnamin din po natin bilang mga Kristiyano ang gagalakan ho ng muling pagkabuhay na nakikita po sa ating pamumuhay. Kagalakan. Pangalawa ho, ang muling pagkabuhay din ho ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Si Jesus ho, tumawid sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa kamatayan sa krus, si Jesus ho ay tumawid sa kanyang muling pagkabuhay. At para ho sa atin, hindi ba, sa panahon ito, panahon ho ng Kwaresma, tayo ho ay naghanda, nag-ayuno, yumakap ng mga sakripisyo, para saan? Para tayo din ay tumawid. Tumawid mula sa ating pagkakamakasalanan. Tumawid sa ating mga kasalanang nagagawa. At tatawid na ho tayo. At pag tumawid, huwag na hong lumingon. Huwag nang lingonin. Huwag lang nang balikan. Tumawid na tayo tungo sa pagbabago ho ng buhay natin. Ito ho ay nagdudulot din ng pag-asa sa atin bilang mga Kristiyano na may kakayahan ho tayo na lumago sa ating buhay. Huwag mo kong isipin na, eto na lang ako, ganito na lang talaga ako, wala na akong magagawa dito, hindi ko na kayang baguhin to. Hindi. Pwede. Kaya. At nariyan ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay para akayin tayong tumawid mula sa ating kasalanan at kahinaan tungo sa pagbabago ng buhay natin. Pagkatapos po ng humilya ay sasariwain ho natin
ang mga pangako sa binyag. At pinapahayag natin ngayon, Panginoon, tatawid na ako. Tatawid na ako mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa liwanag ng iyong muling pagkabuhay. Tatawid na ako mula sa kasalanan. At sa grasya mo, tulungan mo ako na magbagong buhay. Ito po ang hilingin natin sa ating Panginoong Nazareno, na sa Kanya natin ilagay ang ating kagalakan sa ating buhay at puso, at tumingin tayo na may pag-asa sa Kanya. Pag-asa ng muling pagkabuhay na tayo rin bilang mga Kristiyano na mapuno nito at nang tayo ay kasama Niya tumawid sa kadiliman ng kasalanan tungo sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama Niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin Niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan. Pakisagot ninyo ang tatlong katanungang ito. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayong huwag may pailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo Siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mumuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang Kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa Kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kalooban niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay,
at sa buhay na walang hanggan. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama na ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa amin sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Ngayon, dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sagisag. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao. Tunay na malasakit sa mga mamayan at may katapatan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas na yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami.
Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Masalamin nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na itong si Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang unting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tinubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magal.
sapagkat siya'y nabuhay. Tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia. Ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak papagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Nang Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapistahan ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya namang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.